Okay, good evening. It's 9:22 p.m. Wednesday, April 13, 2022. Welcome to Upper Zoom Prayer Gathering. Upper Zoom Prayer Gathering. So let's start with praise report. Praise report. Siyempre, si Mr. Edge, okay, medyo umu-okay daw yung kanyang cancer. Yeah. So, okay na rin si Via at si baby, Mia. Yes po. So, praise support. Meron kayong praise support dyan. Buhay-buhay na mga kaganapan. Pasalamat sa Diyos. Kami po, Pastor. We celebrated 26th anniversary ng parents ko po. Ng mom and stepdad ko. 26th wedding anniversary. 26 na sila. 1996 sila nagpakasal. Ayan, kami 97. Wow, congratulations ka mo, ha. Pakibati na lang. Apo. Oo, tumatanggap din kami ng shabu-shabu ba ang kinain nila? Apo, shabu yan. Ah, shabu yan. So, congratulations ka mo. Nakakatuwa naman. So, anything else? Praise report? Yeah. Ako, Pastor. Mm-hmm. Yung sister ko, si Hazel, i-feature yung buhay niya sa CBN Asia. Wow. Napalabas yung... Sabi ko nga, pumili siya ng maayos na family picture, ha? Kasi ganyan. Tinoloko ko siya. Okay, CBN Asia, pang Lenten ba na offering? Hindi ko po alam eh. Pero nag-shoot na po sila kahapon po. Oh, siya rin ang artista. Siya po, buhay, ano po niya, testimony niya po. Oh, wow. So, sino na ba ang host ng CBN Asia ngayon? Hindi ko po alam eh. Basta pinakita niya lang po sa akin na sa amin na nag-shoot po siya eh. Parang napili po siya mag-testify. Kasi ano po siya, theater actress, tapos sa Christian. So, paano siya nagiging salt and light sa teatro? Oo, mahirap yung ano ha. Mahirap yung position niya ngayon ha. Opo. Kasi siyempre sa theater, medyo ano yan eh, kumbaga... liberal, no? Pero, apo. Yeah, maganda. Nandun siya, nilagay siya ni Lord doon para maging salt and light. Natanda ako, Pastor, pagka nag-play sila kasi meron silang isang play yata na yung mga pinipicture yung paano sila nag-uumpisa before mag-start mag-play, ganyan. Hmm. Mga artista, binabible study niya. Kaya nakakatuwa. Yeah. Eh, pa-picture na lang kay Papa P, kamo. Ako ang may picture kay Papa P. Siyempre, Papa Uli ba kayo, tita? Na nakita namin ni Mary Ann sa Macy's sa 7. Ah, Macy's. Hinila ni Mary Ann. Tama na. Ayun, so... Congratulations, napakasaya na. Maganda yun, magandang testimony. Detailed siya tayo. Pagka nabigyan niya kami. Apo, ano yan? Malawak ang coverage ng CBN Asia. Ano yan? Isa-share natin sa inyo pagka nakita natin. Yeah. At share sa ano natin, Facebook natin. Nakatawa. Di ba? Yeah. Any praise support pa? Ako, ang praise support ko is nag-subside na yung sa pamilya namin at na malaking pasasalamat namin sa inyong lahat, sa lahat ng prayers nyo. Pakikiramay, mga tulong ninyo, laking bagay, no. So ayun, okay na may mother ko. Nag-post nga ng picture, niloloko namin ng kapatid ko kasi nag-post siya medyo younger picture niya. Yeah. Sabi niya dun sa picture niya sa Facebook, moving on. Sabi namin magkapatid, nako, jojowa na ata 'to si mama, aga-aga pa. Pero siyempre gusto namin maging masaya siya. Eh, kumbaga, we're praying na makadalaw siya dito sa US para naman makalimot-limot ng konti. Diba? Para may magtumuha ng suman sa piging, malamang yun, kapag nagpunta dito yun, hihilera din yan sa piging at gagawa ng suman yan, ng laing, madaming iluluto yun. Nako, masarap. So, yun. Masaya naman ako at hindi na siya malungkot ngayon. Salamat sa inyong lahat. So, anything else? Praise report?
Ikaw, Sister Mini, winter dyan sa inyo. May praise report ka ba? Hello. Praise report, it's spring break. Yay! Sorry. I get to sleep late. Yan. Tapos, I thank the Lord. So hopefully, wala naman yung na-diagnose sa akin. Actually, hindi pa nagbibigay ng proper prognosis man. Prognosis ba daw doon? Para sa akin. So, hopefully, it's nothing. Mm-mm. So, I got second opinion kay Doc Jess about it. So, hopefully, it's nothing. Yan. At saka, yan, may slight anemia ako because of yung current condition ko sa kidney. But I'm okay. I know that God is healing, has healed me. Sa part na yan. Amen. Di ka pwedeng mamatay kasi wala magbabayad ng bahay. Niloloko ko siya. Sabi ko sa kanya, hindi pa siya pwede mamatay. Magbabayad ng bahay. So, claim na natin. Yan ang maganda sa, ano, eh, sa prayer group. Eh. You can, in, kasi this world cannot promise you na okay ka physically, okay ang sitwasyon mo. Walang promise na ganun. Walang bed to process na promise. Pero may promise that you have a savior, that you have a comforter, no? That all your cares, no? Kumbaga, ibigay mo lang sa kanya and gagaang. No? So you can face this world with courage, no? And confidence na God is on your side. Okay? So, yun yung difference natin sa mundo. Question. Prayer request. Praise support pala. Praise support. Meron pa? Ako pa nagpapasalamat na galing na po si Alvin sa kanyang trangkaso, flu. Parang nga po ang joke. Ayaw nga. Nag-joke na eh. Magaling na. Nag-joke na eh. Hindi ko nakuha yung waling joke nga. Yung pala, you better look. Look to the gospel of Luke. So yeah, masaya kami. Pati lalo na kay baby kasi kapapanganak na lang. Yeah. So God is good. God is good sa atin. So anything else? Praise report? Wala na? Pastor, di ba meron ka rin namang ano? May joke ka rin? Ano meaning ng BBM? Anong BBM? BBM. Hindi ko joke yan. Napulot ko lang yung kailan. Kayo na ko ba napulot yun? Narinig ko lang yun eh. Kuya Bong. BBM, Brother Bong Marana. hindi original sa akin yun. Kinopia ko lang yun. Oh, ginatan daw si Sister Girlie. Ginatan ang kanyang dadalhin. Ano kayang ginatan to? Yung matamis? Ah, ginatan. Oh, matamis to. At isang ulam. Okay. So, ibig sabihin, ginatan na matamis to. Pwede rin yung ginatan na, ano, sarap din yun. Halo. Alright. So, anything else? Praise support, Alana. Lumako na tayo sa Anastasio family. So, ngayon ay si Sister Jasmine. Next week, si Tita Elvi. Pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Sa ating devotion. Ayan. Sister Jasmine, take it away. Okay po. Good evening po sa lahat. Good evening. Ang aking verse po ngayon is Romans 8 verse 5. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Sa pagkakaintindi ko po, ano, pinakita ni God sa atin ang kanyang pagmamahal kahit tayo ay makasalanan pero inalay pa rin niya yung kanyang buhay para sa atin. Na kahit na hindi pa po natin siya na hindi natin siya kilala, na makasalanan pa tayo, pero siya handa niyang ibigay yung buhay niya
na para lang tayo mailigtas. And pinili niya po tayo kasi mas nauna siya nagbigay ng pagmamahal sa atin bago po tayo. Then, since mahal po tayo ng Diyos, kahit na, so, na despite na sinner po tayo, ang magandang tanggapin natin ay ang salvation po. Ay, na dapat po tayo maging grateful kay God dahil maging grateful po tayo sa Kanya at dahil niligtas niya po tayo sa kasalanan natin, and para maging grateful po tayo sa Kanya, tayo ay na tayo tumanggap sa Kanya po, and matuto po tayong by being obedient na to the na tayo nagbabasa ng word of God, na hindi lang natin siya binabasa, kung hindi isinasabuhay din natin siya. And also po na na tayo dapat natin siyang pinipraise in worship dahil siya ay ating creator, healer, provider, sovereign, and savior po. Amen. Yan lang po. Amen. Papastora ata na si Sister Jasmine. Diyos ko, alam niya lang kung gano'ng kahirap kasi. Nasabi mo na lahat yung sasabihin namin. Ha? Pero powerful tong verse na to. Ha? Kasi ang pinaka gusto ko dito yung while we were still sinners. Oo, napaka unconditional na. At saka, kumbaga, hindi siya tumitingin na kahit, parang, kasi di ba parang iba, yung ibang Diyos, parang, since follower kita, di ba, parang gano'n. Siya, hindi. Sinner ka pa lang. Hindi ka pa nag-follow. Hindi ka pa nag-yes sa Kanya. Di ba? Eh, nagpakamatay na siya para sa iyo. Grabe yun. Di ba? So, matindi yun. Kasi madali naman magpakamatay sa asawa, sa anak, di ba, sa mahal mo. Pero, kasi mahal mo eh. Eh, pero dun sa hindi ka pa mahal, alam mo yun? Papapakamatay ka na. Yeah, mabigat yun eh. Mabigat. Ay, Tita Malaya. So... Excuse. Pastor, excuse. Apo. Romans 5:8. Ah, Romans 5:8 pala siya. Oo. Thank you. Thank you for correcting. Romans 5:8. So, yeah. How about you guys? Anong masasabi nyo sa ating word for tonight? Yung action word kasi dito, demonstrate. Di ba? Hindi lang naman, kasi ba, may naniligaw sa yung lalaki. Sabihin sa'yo, I love you. I will give you the moon and the stars. No? Pero sabi niya lang yun. Hindi mo pa maibenta yun. Hindi mo pa maisasanla yung salitang yun. Pero ito, demonstrate. Eh. Iba to. Pinakita. Diba? Iba kasi yung effect na sasabihin ko sa iyo, I love you. Ba, nililigaw ako si Mina, I love you. Iba rin yung pinakita ko na binilang ko siya ng bulaklak or kaya hinatid ko siya, sinundo ko siya. Yung mga ganun. Iba yun. Baga, pinapakita talaga na mahal mo. Iba yung sinabi mo lang, iba yung pinakita mo. Ang Diyos, eh, dinemonstrate talaga. Dinemonstrate niya. Tsaka hindi naging choosy si Lord na alam mo, ito lang si save ko. Si Jasmine lang. Kasama tayo lahat. Hindi lang isang lahi. It's not based on color, it's not based on age. You know, that means that like if he died for us, for all of us around the world, hindi siya nagsisino ng tao. Na kung puti ka man or itim or brown or whatever orientation or sexual preference you have, like he died for all of us.
Yeah. So that shows the true love of God. So if He died for all of us, so merong karapatan ng lahat na makilala siya at mahalin siya at magkaroon ng relasyon sa kanya. Yes. Ngayon, isang importante na taong gagamitin niya ay yung mga believers. Kaya nga after natin ng basic natin sa church, pumunta tayo ng evangelism, yung connecting events natin. After nun, nag-equip tayo ng mga workers, ng mga members. After nun, papunta tayo ng discipleship. Pagkatapos natin sa discipleship, papunta tayo ng missions. No? Para ma-demonstrate natin yung pag-ibig ng Diyos. So this is the time na hindi lang tayo magtuturo kundi magpa-backpack. Kukunin natin yung backpack natin at pupunta sa isang lugar at talaga magmi-mission, di ba? So agay ng ginagawa ni Pastor Bert nung sa Africa. So for all of us at ang gagamitin niya yung mga believers. So unless hindi tayo willing umalis sa lugar natin dahil masarap sa Los Angeles, di ba? At masaya tayo. Pero dapat kung di man tayo makapunta, nag-send tayo ng tulong. Or, mas maganda, tayo mismo, mag-organize tayo para ma-appreciate din ng mga younger generation na, okay, ito pala ang ibig sabihin ng Biblia. Hindi lang sabihin na God loves them, pero may ginawa tayo talaga particular na may epekto ng malaki ang effect no, doon sa ating target market sa mission. Yeah. Kasi ganun si Jesus, ganun ang ginawa niya. Siya mismo, di ba? Bumaba at inalay ang buhay. Napaka noble ng verse na to. Romans 5:8. Yeah. Thank you for correcting. Anything else? Go ahead. Quick lang po. Parang yung sa'yo din, yung nag-strike sa akin dito yung while we were still sinners. Kasi, di ba parang it's easier to demonstrate love when you like the person. Yes. Oh. Pero pag enemy mo, pag sinner, yung hindi ka talaga pinipili, blatantly nire-reject ka, nagre-rebel sa'yo, parang ang hirap mag-extend ng love. Yeah. Mas madaling mag-judge. Ganyan. Pero si Christ, yun yung sa akin yun yung pinaka-remarkable dito. Yung yung minahal niya tayo kahit ayaw natin sa kanya or kahit hindi pa natin siya pinipili, pinili pa rin niya tayo. Tapos, yun pa, namatay pa siya. Namatay pa siya for his enemies. So, yun yung parang, di ba, parang yun nga yung proper response na lang talaga is to worship God. Kasi, wala eh. Yung ibang level yung love ni Christ sa akin. Ito rin yung mga reflection ko recently kasi as we enter the Holy Week season, ganyan. Ayun po. Yeah. I agree. Minsan nga kahit hindi kaaway eh. Kahit yung mga tao na mahal mo naman or kahit hindi mo masyadong mahal or whatever. Pero since may inconvenient ka, ayaw mo, di ba? Pero, kumbaga, marirealize mo dito si Lord nga sinner against yon sa goodness niya kumbaga, pero willing siya mamatay para dun sa mga tao niya. Go ahead. Actually yung story ni Joy Tanchi, if you have heard of that, iba na rape nga siya tapos sabi ni Pastor Peter Tanchi nung na-meet niya paparusahan dapat yung nag-violate sa anak niya. Pero doon makikita talaga din na Christ-likeness and forgiveness eh. Kasi, di ba nilet go nila? Nilet go niya yung yung nagkasala. I think ang offer doon ay parang they will be to, parang may mga nag-offer na they can do something about it. Parang alam niyo yan. Hindi ko alam kung ano yung sabihin nun. Breathe deep in the light. Pero sabi nila they wish to forgive. No. Mahirap yun lalo na anak mo pinag-uusapan. Kaya nga talagang makikita mo talaga din yung grabbing forgiveness, 'di ba? Yung application ng ng forgiveness. Madaling sabihin kasi ang word of God pero yung application na mabigat.
Baga, are you willing to do it really for God? Parang ganun. So, kahanga-hanga yung hupastates ng buhay, di ba? Yeah. While we were still sinners, Christ died for us. Di, walang ano, walang dahil sa may maganda kang pabor o whatever. Yeah. Ito yung ano, no? Yung parang naalala niyo yung, sige, mag-hire ako ng mga ano, mag-hire ako ng mga laborers. $10 ang bayad per day. O, may hinire siya, alas 8 na umaga. O, magkano bayad? $10. Sige. May hinire siya ulit, alas 10 ng, ano, ng umaga. Alas 12, may hinire. Alauna, may hinire. Hanggang halos 1 hour na lang before matapos, may hinire siya. Ng pasweldo na, di ba? Pare-parehas nila binigyan ng $10. Nagtaka nga yun na una eh. Teka, maaga akong ano. Magkano ba yung usapan natin? 10. Hindi naman ako nag-violate sa usapan natin. 10 naman. Eh bakit yung mga late dumating, 10 pa rin? Eh, decision mo na yun. Wala ka na ano doon. Wala ka na kinalaman doon. Yun ay goodness ng puso ko. Di ba? Parang gano'n, no? Di ba? While we were still sinners, habang hindi pa tayo dumarating, minahal na tayo. May $10 na. May nakahanda ng $10 sa'yo kahit na sa huling parte ng buhay mo ikaw tumanggap. Di ba? Mm-hmm. So, walang too late for God. Daga tumihinga ka, walang too late. Alala ko, sabi ko sa tatay ko, pag naramdaman mo na na medyo yun na, may your last words be, Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. Diba? Pero I'm sure tumanggap naman siya before that. No? Pero binibiro ko lang siya. Pero just wanna make sure na you accept Jesus. Diba? So, importante yun. Diba? And be sincere about it. Anything else na gusto yung idagdag? Mm-hmm. So, parang example yung pinakita sa TV, 'di ba noon, mga 1 year ago, you see si Cherry Pie Picacho, 'di ba? Ang bigat noon, mahirap. Yeah. Ay, ano. Yung hati nila, ninakawan yung nanay niya, nag-iisa sa bahay, tapos pinatay pa. So, ini-interview siya. So, gardener pala nila 'yon. Mhm. Hati nila, tapos ini-interview siya, sabi niya hindi niya pa kaya patawarin. After 3 years, nakasiguro na born again siya, siya pa ang pumunta sa pulungan. Niyakap niya yung pumatay sa nanay niya. Mabigat yun. Yeah, mahirap yun. Ha? Mahirap yun. Kasi ang tendency, gusto mong gumanti. Mm-hmm. Okay. Kagad ang ano mong isipin, makaganti ka. Diba? Ito yun. Vengeance is the Lord. Yeah. Anything else? Kasi yung dagdag? Wala. Nalangin na tayo. Manalangin na tayo. So ito pa rin yung pattern natin. Acts. Adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Sige po. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful Wednesday evening, Lord, where we can meet you in this Garden of Gethsemane, like, Lord God, where we can just praise your name, worship you, adore you, and bask in your presence, Lord God, that just to revel in your love, Lord, na maalala how loving and compassionate and merciful you are, that while we were still yet sinners, Lord, you already died for us. And we are so thankful and forever grateful, Lord, sa mga na-receive namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa mga pagkukulang, pagkakamali at kasalanan na nagawa namin, naisip at nasabi, Panginoon. Let's pause for some seconds to utter in our mind whatever na gusto niyong ihingi ng tawad sa Panginoon sa gabi na ito.
Lord, we lift up to you, Panginoon, with all thanksgiving, lahat ng mga prayers namin, Panginoon. Dalangin din namin, Panginoon, unang-una, yung election na mangyayari sa May, very crucial, kasi it will define yung country namin for the next 6 years, Panginoon. Dalangin namin na kayo ang pumili, igabayan niyo mga tao na iboto ang tama, at merong puso, merong pagnanasang tumulong sa kapwa, at maiangat ang kabuhayan ng mga bawat Pilipino. Dalangin namin, Panginoon, na maging safe, walang mamatay, masaktan, at walang dayaan, at maganda ang transition of power sa Philippines, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy na war sa Ukraine and Russia. Lord, we pray na matigil, magkaroon ng peace talk, imbis na magbombahan, Panginoon, kundi magkaroon ng pag-uusap sa table, at magkaroon, Panginoon, ng mga kompromiso na mapwede nilang pagkasunduan, Panginoon. Dalayan ko, nagabayan niyo po sila sa wisdom, yung mga leaders nila, Panginoon. At wala na pong masaktan at mamatay, lalo na sa mga inosente na mamamayan ng Ukraine at ng Russia din, Panginoon. Pati yung economy nila, Lord, ay nasira, at dalangin namin na makabangon sila as soon as possible, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang darating na Resurrection Sunday, joint service namin sa darating na Linggo. Kayo po mag-prepare sa puso ng mga tao. Kausapin niyo po sila na pupunta doon, at maihanda, Panginoon. Dalangin namin ng mga papa water baptize, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng linaw sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin. At magkaroon po sila ng na satisfaction, Lord, na ginawa nila to para sa inyo, Panginoon, but not to please a church or any person, Panginoon. We pray, Lord God, na sa joint service namin, maging isang unity service din, Panginoon, para sa mga kapatid namin sa English Church, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, yung katatapos lang na flood sa Samar, dalangin namin na kayo mag-provide ng mga pangailangan nila, Panginoon. Dalangin namin na gumaling yung may malasaktan, at dalangin namin makabangon, Panginoon, ang probinsya na to. As soon as possible, gumamit po kayo ng mga tao na may kakayahan na tumulong para po maging pagpapala sa mga tao na to. Lord, we lift up to you yung mga sumusunod na tao, aming mga attendees, Panginoon. Sister Amy? Okay. Hallelujah, Panginoon, O God. We just thank you and praise you, O Lord God, for this night, Panginoon, O God. So, pulinisin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakasala namin sa iyo, O Lord God. At lahat po ng aming mga panalangin ay iyong dinggin, Panginoon, O God. Tinatungo po namin sa inyo ang mga members po ng church namin, O Lord God. Si Vicky Huko, Panginoon, si Glenn Kapunan, si Renan Luterio, si Spencer Luterio, Leslie Ann Lopez, Suzette Lopez, Merly Malinao, Brandon Mendez, Cernie Mendez, Chris Mendez, Shane Mondia. Lord God, we pray, Panginoon, na buksan mo, Panginoon, ang puso ng mga members namin na ito, Panginoon. Tugunin mo po yung mga pangangailangan nila sa buhay nila, Panginoon, O God. At we pray po, Panginoon, na lumago po sila sa kanilang Christian life, Panginoon, O God. Magbasa sila ng Bible nila parati, Panginoon, O God. At sana, Lord God, maging active sila sa church, Panginoon, sa mga gawain, O God, pang lumago sila, Panginoon, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga biyayang binibigay mo sa kanila, O God, sa pagtutugon mo sa lahat ng pangangailangan nila, maging financial man ito, physical, Panginoon, spiritual man, O God. Thank you, Lord God, sa lahat ng biyaya mo, Panginoon, maging ang mga anak nila, Panginoon, ang buong pamilya nila, Panginoon, ay tinataas namin sa inyo, O God. At sila din po ay bigyan mo ng protection, Panginoon, at
malusog na pangangatawan, O Lord God. Salamat po, Panginoon, ito ang aming samot dalamin. In Jesus' name, amen. 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 Thank you. Lord, we pray for unity sa bawat simbahan, Panginoon, mula sa English, sa Arise Mission North Korean, sa Praise Korean Church, Lord God, na South Korean, at ang Primera Iglesia Nazareno at ang La Filnas, Panginoon. We pray for unity every Sunday, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang magpagbuklod-buklod sa amin, Panginoon, for one common goal, and that is to be salt and light sa Los Angeles, Panginoon. Let's pray for the Church of the Nazarene. CJ, are you available? Are you able? Lord, we thank you for this wonderful day. We would like to pray for the following. First, for our general superintendents, which is Duarte, Gravis, Busig, Crocker, Chambo, Sunberg. And we also like to pray for our district superintendent's office, Pastor Greg, Shay, Vanya. And we would like to pray for all senior pastors and associate pastors. And also, Lord, we would like to pray for the board, the Girly, the Tamina, the Fepo, Rachel, Pastor Bong. And we like also like to pray for the La Filnas pastors, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rave, Pastor Cleb. And we would like to also pray for the LA First English pastors, Pastor Josue, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro. And we would like also like to pray for the LA First Spanish pastors, Pastor Juan, Pastor Lina. And for our LA First Praise South Korean pastors, Pastor Sungdae Kim and Pastor David Kim. And for LA First Arise North Korean pastors, Pastor Jung Wan Lee. And for MCB, we'd like to pray for Star, Curtis, Nick, Charles, and Maynard. And we would also like to pray for the citizens of the world, Charter School, Silver Lake. And lastly, we would like to pray for all my pastors and churches, which are Covenants, New Hope NAS, Faith, Hope, Love, and Love Assembly. Let's now pray for complete healing, provisions, comfort, and peace. Sister Faith. Lord, we lift up to you all these people, God. We thank you, God, because you promised in your word, God, that you are our healer. You said that by your stripes, God, we are healed. So we pray for Patrick Noel, God, for Alice Addenbrook, Lord. We pray for Leonila Samson. Lord, we pray for a miracle, God, in sa dementia niya, God. I pray for Mrs. Krieger, Lord. I pray that she would be able to eat well. She would get the nourishment, sustenance that she needs, Lord. She would be able to gain weight, Lord. Pray that you would restore her appetite, Lord, for my titas, God. Kay Tita Sally, healing for her osteoarthritis and vertigo. And even kay Tita Diana, God, from Parkinson's, Lord. I pray that you would touch their bodies, God, respective bodies, God, and bring healing, God. For Tita Fe, Lord, we pray for yung left eye niya, God. We pray for a miracle na hindi na kailangan niya ng operation, Lord. I pray you will remove that cyst, God. Even for Christy Mira, Lord, yung kanyang upcoming operation sa April 20, we pray that the cyst will be successfully removed. Lord, for Stephen, thank you, God, na he's on his way to recovery. Malapit na, God, mga 1 week na lang to, Lord. Thank you for healing his foot, Lord. I pray na he would be able to move, God, manumbalik na yung mobility niya, God, and so that he would be able to serve in the church and be with the church, God. I pray for Pastor Bert, Lord. We even claim a healing for his veins, Lord. I pray to remove any form of this comfort, God, and I pray na hindi to maka-apekto, God. I thank you, God, that na you are touching yung mga veins niya, God. I pray, Lord, that you would reduce any pain. Tanggalin mo yung mga pain na nararamdaman niya, God. And ganun din kay Mama, Lord, I pray for the best derma doctor, God, who would be able to address yung mga concerns niya, God, sa kanyang skin, sa mga allergies niya, Lord. I pray for Atimini, Lord. I pray
for yung nakita sa kanya na cyst sa fallopian tube. Lord, we command healing. Lord, we pray for that cyst to be gone. Hmm. And I pray that you would, na maging maayos, God, whatever yung maging prognosis ng doctors, yung mga second opinion, Lord, this will not cause any panic or anxiety sa kanya, God. But I pray that your healing would be upon her body. Ganun din kay Tita Josie, God, yung kanyang upcoming procedure, Lord, you pray for a successful procedure. Guide the hands of the doctor who will do the operation, and that this would be free from any complication, Lord. Amen. And we even pray for Tess Dono, God. Pray that you would restore the 100% functionality ng kanyang kidney, Lord. Amen. And I thank you, God, for we're believing, God. We're standing in faith, Lord, that your breakthroughs, God, your healing breakthrough would be upon all of these people. In Jesus' name, amen. Amen. Completely healing from cancer and pregnancy and grief. Sister Jasmine? Yes, God. We praise you. We worship you, God. Hindi pa po namin nababanggit, pero alam po namin na pinagagalingin na po sila agad. Tinataas po namin itong mga taong to for complete healing from cancer po, God. Kay Mr. H. Michelle, lung cancer stage 4 po. Kay Jeanette po na nothing is impossible with you, God, na gagaling po sila na na magkaroon sila ng personal relationship sa inyo, God, and na patuloy ang kagalingan at sa financial din po, God. Tulungan niyo rin po sila na dahil sa maraming gastusin din po, God, na kanilang pinagdadaanan ng kanilang pamilya, God. And God, protection and provision for the pregnancy po kay Christina San Buenaventura, Joanne De Mesa, kay Darren Madrid, na palakasin po ninyo ang katawan ng mga mamis na to na hindi sila magkaroon ng COVID or any sickness, God, especially yung kanilang mga babies at yan po nila is maging malusog at na maging malakas sila parati na sa pag-deliver po nila is normal delivery na walang complication, God, na healthy po silang pareho. And para po sa comfort and peace from grief po sa Giwas family, Nunez family, peace and comfort po para sa pamilya po nila. In Jesus' name we pray, amen. 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 Thank you, Lord. Personal supplication, Brother Aldrin. Yes, Lord. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat sa gabing ito. Kami po ay nagtipon-tipon para po manalangin po sa inyo. Lord, ipinapalalangin namin po ang mga the following individuals and families, Lord God. We pray for Marco Castillo, who reached out to the Filipinas, Lord God, to pray for his depression, protection, and blessings for his four children, Lord God. We pray that you would reach out to him. May he be touched, Lord God, with your Holy Spirit, O Lord God. May he have a deeper relationship with you, Lord Jesus. May he realize that you are the provider, healer, savior, Lord God, and the desires of his heart will be granted, Lord God, as long as he seeks you, O Lord. Lord, we rebuke the spirit of depression, Lord God. Tanggalin niyo po ito. Ito po hindi galing sa inyo, Lord God, for you are our comforter, Lord God, and everything is well with you, O Lord God. Lord, we pray for Pastor Jeff's back to Bible College, Lord God. Give him the knowledge and the wisdom that he needs, Lord God, para po matapos po yung subject. Pray for Pastor Jeff's life. May you continue to bless him, Lord God, financially, spiritually, Lord God, as he leads, as he pastors us, Lord God. May you continue to use him for your glory, Lord. We pray for Jorel and wife, John's family, approval of papers, Lord God, para po makarating po sila dito and maging blessing po sila sa church. And you would also use this as a wonderful testimony of your goodness of uniting families, O Lord God. And nothing's impossible with you, O Lord. Lord, we pray for Shane, yung case, Lord God, for child custody, na sana po magkaayos po sila ng kanyang spouse or ex-spouse, Lord God, that everything will be handled fairly, that the judge will give favor, Lord God, para kay Shane, and maging maayos na po ang lahat. And we pray for Sister Rachel, mapasa po niya yung NCLEX, Lord. Give her the knowledge she needs, Lord God, and the preparation, Lord God,
para po maging registered nurse po siya, makatulong po at makapag-minister po sa maraming tao, Lord God. And Lord, we pray for my family, the Madrids, the Jaya, para po sa new home, Lord God. You are our provider, Lord God, and we trust that you will give us the means, Lord God, and resources para po magkaroon ng mga sariling place ang bawat pamilya, O Lord. And Lord, we pray for the Pagyos, si Pastor Bert and Sister Elvie sa kanilang trip to the Philippines. Ilayun niyo po sila sa sakit, sa mga sakuna, sa kahit ano po kapahamakan, Lord God. The wedding will be successful and happy. They will have great memories together, Lord God. And makabalik po sila ng safe po dito. Ilayun niyo rin po sila sa sakit, Lord God. May you put your protection upon them, Lord God, and shield them, O Lord God, with your goodness and favor, O Lord. And Lord, we pray for James, safety in the Philippines, wedding celebration, Lord. We pray for Sister Faith, direction in life and provisions, Lord God. Lord, Sister Faith has been a huge blessing sa church namin, Lord God. Maraming salamat po sa kanyang buhay, Lord God. May you give her clarity sa kanyang decisions, future decisions, Lord God, kung ano pong dapat gawin at susunod na hakbang na gagawin, Lord God, para po makasama namin po siya dito, especially to take care of Tita Fepot, Lord God, and Tep-Tep. And Lord, we pray for grace, special favor from God, kung ano man po ang kanyang hinihiling, Lord God, may be according to your will, and may you grant it, Lord God. And Lord, we pray for wedge exams, Lord God, na mapasa po yung exams, para po you would use this, Lord God, kung ano po man ang plano niyo po sa kanya, Lord God, may it will be done, Lord God. And we pray for Pastor Jeff and Sister Minnie's passport, quick processing, O Lord God, na yung mga nag-handle, Lord God, ay mabilis pong maasikaso. And may you give them favor, Lord God, para mamadali po matapos and magkakaroon po ng opportunity for Pastor Jeff and Sister Minnie to travel, Lord God. We lift you up all these, Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Lord, we lift up to you protection, blessings, and provisions sa mga following businesses, Panginoon, yung retelo nila Sister Reggie and Brother George, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Maggamit niyo po sila, Panginoon, sa maraming bagay, sa lalo-lalo na sa furtherance ng kingdom niyo, Panginoon. Bless LNG Nursing Group, Panginoon, pati na ang Aerotechnique. Dalangin namin na kayo po ang mag-provide at mag-protect sa mga negosyo na ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga tulong na binigay nila sa simbahan, Panginoon. At dinadalangin namin sila, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng special favor, Panginoon, sa kanilang negosyo, Panginoon. For closing prayer and benediction, Pastor Bert. Praise God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng amin na naitaas sa inyo, Panginoon, lahat ng mga dalangin namin. Nawa ito, Panginoon, ay magbigay ng kapurihan sa inyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, sa aming pamamahinga, Lord, hiling po namin ang iyong pagpapala sa lahat ng mga pamilya na aming pinabibilangan. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In Jesus' name, amen. 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 All right. Maraming salamat. It has been a very productive night with you guys. Picture-picture muna tayo. Siyempre, nandiyan si Anaya. Malaya. Si Malaya nandito. Sama po kayo, Tita Malaya. Tita Malaya. Huwag kang malayo. Dito ka malayo. Malayo si Malaya. Okay. Ayan. Si Dede yun. Okay. 1, 2, 3. Smile. All right. Thank you, guys. See you tomorrow. See you Friday. Saturday, Sunday. See you every day. Bye.
God bless you. Hey, Pastor Jeff, ano po pala yung sa passport po pala? I think 4 days po ata yung dapat yung bubantayan. Monday, Friday, Saturday, Sunday. Oh. So magka-camping ako dito sa garahe. Ano po, palagi niyo pong kailangan po nakaload na po kagad yung website sa cellphone. Tapos refresh. Tapos anong oras? Nangyari na rin po sa amin. Nagpalit na kayo ng passport? 10 years na ba? Kami po. Opo, 10 years na po. Recently lang po. I think last last month po ata kasi po yung ang nangyari po na nagka-COVID pa po yung mga tao sa consulate mga pag-travel kami pasunod. Mag-apply kaya akong Ukrainian passport para mas madali. Anong oras yun CJ? 4 a.m. Actually 12 a.m. po ng Pilipinas and 12 a.m. sa state. Dito po. Ito yan, Pastor Jeff. Totoo po. So, ganyang oras din ako nakakuha ng slot. Oh my God. So, I think, kakaloka naman yun. Subukan nyo na rin, subukan nyo na rin po yung ano, 4 o'clock ng umaga. 4 a.m. 4 a.m. ng ano po ah, ng Pilipinas. Kasi yung naka-base po lahat sa Pilipinas. Refresh lang ng refresh. Talaga naman. Ano? May tanong po lang po. Hindi ba sa dito sa consular natin mag-apply, then sila yung mag-forward? Opo. Yung... Tama yan, Pastor. Yung nagsischedule po. Pastor, sila nagpo-forward sa Philippines. It takes 1 month. Yeah. 1 month? 1 month. Opo, 1 month. Tagal din. Baya, bumili na ako ng swimming trunks sa Boracay. Hindi ko pa magagamit. Alright. Maraming salamat sa inyo, guys. We'll see you. God bless. Babu. Night po. Night. Bye-bye. Bye, Naya. Bye. 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 Bye.